is Mommy Oni. Siyempre pag ako nag-vlog, malupit. Hey! Yes, huwag natin mapasukin yung intro. Eto na yun. So, yun mga besi ko. Itong araw to ay sobrang special. Dahil napaisip ako, nakikita nyo naman, laki-laki ng dance studio. Walang nagsasayaw. Laki pa ng salamin, oh. Sayang naman, di ba? Kaya naisip ko na tumanggap ng estudyante na gusto matuto mag-twerk. Like Mommy Oni. Parang ganyan. Buti work. Ayun, gano'n siya. Pagod agad ako. So, ayun siya mga besi ko at ngayon may tuturuan tayo. Nga isang estudyante. May nag-enroll sa akin eh. Dito na siya. Nandito na yung estudyante ko sa labas eh. Pasukin na natin. Takot po. Whoops! Teka. Kilala niyo ba kung sino yun? Kasi parang mumukaan ko kung sino yun eh. Kilala mo? Medyo kilala mo yun. Wait lang, bago ko pakilala kung sino yun, bago natin ituloy to, wait lang, bago tayo ma-bad vibe sa kagandahan ng babae. Yan, maganda ba siya? Pampagudas muna mga besi ko, eto na naman si Mami O, nagpa-promote ng laro na lalaro namin ni Jowa. Hi, Jowa. Hi. Eto na nga mga besi ko, ang Diamond Game. So, kung interesado ka sa mga sabihin ko, best ko, tulito na natin, panoorin nyo lang ako. Ito na nga, paano ba maglaro ng Diamond Game? Ano ba ang Diamond Game? Ang Diamond Game po, mga best ko, ay ang laro na kung saan naglalaro ka lang, pumepera ka pa. Oh my gosh! So, Diamond Game lang yan. Hindi nyo lang makagito yan. Sabi mo yun, naglalaro ka lang, pumepera ka pa? Ito na nga, paano ba magkapera sa Diamond Game? Siyempre, una, kailangan mo siyang i-download. Pero paano ba i-download? Unang step, click nyo po ang link na nasa description ko. Ayan, nandyan lang yan sa baba. Download! Tapos, mag-register ka. Sa pag-register, type mo lang yung number mo. So, the number ko, 0966. Siyempre, di ko na sabihin. Gawa ka ng password. Parang ako, ang password ko, on instead. 14. Ha, lumutan niyo mo yung 14. 10 kasi nung nagkahamil lang tayo ng feeling, yes. Tapos 14 nung naging tayo. Ay! Oo. At may mag-send sa inyo ng OTP. Siyempre for safety yan mga best ko, di ba? Yes, with the OTP. At, boom! Registered ka na mga best ko. Ganun na kadali. Boom! Ba't gusto mo yun? Okay, let's party! So, para ito mga besi ko, diba, register, login. Since registered na kami ni Jowa, lagi na lang ipipinutin natin. I-share account kami. Kasi nga, we're a couple, sweet loving couple, forever young, eh. So, yun lang mga besi ko. At asahan niyo po na next video ko about sa Diamond Game. Papakita ko sa inyo kung paano kayo maglaro. At kung paano kayo manalo. Again mga besi ko, Diamond Game. Naglalaro ka lang, may pera ka pa. Register na! Download na! Diamond Tala, balik na tayo din sa estudyante ko. Natuturuan ko daw mag-twerk. Ewan ko, ba't nandito? Ay, ikaw ba yung estudyante ko? Oh, sige, pasok ka na. Ikaw pala yung estudyante ko. Oh, sige, lagay mo yung bag mo dyan. Dito. Okay lang ba? Oo, pwede naman. Parang kilala ko to. Hindi halika. Ako yun. Ah, hindi ba ikaw? Halika na dito, natuturuan kita. Ito, kabilisan mo ang bagal mo maglakad. Wait lang, lalakas ako ng aircon kasi wala ka masyadong damit. Parang ginawin ka. Ano ba yan? Ginawa ko 17. Ayan, so... Wala ba mag-yakap sa akin dito? Walang yakap sa'yo dito? Wala ay wala si Rob dito. Ay, kuya! Wala ko pa naman andito, kaya ako pumunta. Itong sudyante ko medyo may kaharutan eh. So, ngayon tuturuan na kita. Ito, ganito na gawin natin. Ahawa ka dito. Yan, ganyan. Tapos, iaangat mo ng ganun. Yan, bubuka ka kakote. Yan. Nakabuka na to eh. Ah, nakabuka. Sagat na yan. Oo, ito na yung pinakabuka. Ah, okay. Yan. Ba't sumasama yung katawan? Ang hirap turuan. Yan, gagano mo. Dito ka sa kabila. Ayan, dito ka. Paano ko makikita? Itong sudyante na to, ayoko ng ganito. Di marunong sumulo. Ayan, ganyan. Wow! Yung sudyante ko parang may saltik. Dali! Yan, ganyan. Iba yung tumatanong sa akin. Napakaputing babae pero mahina ulo. Yan. O, di ba pumunta na siya doon, no? Pumunta na siya doon. Kasi ganito na lang. Pagigilid ka, gilid, yan. O, di ba? Rutang ina. Oh. Sabi mo, gini. Yan, ganyan. Yan. Yan, forward. Backward. Forward. O, iikot ka ng ganun. Iikot mo, oh. O, di ba? Ah, ganun. Ang buting pala yung katawan. May sinabi din. Hindi pinakabos na yung klase.
Tapos, ay, salamat, pinagpawisan ako. Nagpawisan yung dede ko. Alam mo, sayang yung oras ko sa pagtuturo sa'yo. Mag-usap na lang tayo. Ano pag-usap? Wait, dapat tayong pag-usapan. Ano ka dito? Okay, so, ayun. May mga gusto ko siyang itanong sa'yo. Parang nanginginig ako. Oh, ako din eh. Yung pala gusto ko parang hindi. May mga gusto ko siyang itanong sa'yo. Actually, na mga gustong tanongin ng mga tao. Bakit ba tayo nag-away? Ano ba nangyari sa atin? Inaway mo ko eh. Kasi dati magkakilala na kasi kami talaga ni Lai sa mga events. Kaya nilalapit ako sa ganda-ganda mo. Sabi ko sa kanya, siyempre, hindi yung totoo. Eh, may ganda-ganda talaga ako kay Lai. Naalala ko ba nga, inad mo ako sa Facebook. Tuwang-tuwa nga ako sa mga kaibigan ko. Pinagmamalaki. Friend kasi ko. Oh, di ba? Tanda ko pa yun. Ano to? 2018. Oh, 2018. Oh, like, parang, tsaka marami na events na talaga nagkasama kami. Pero hindi tayo parang nakapag-usap ng ganito. Hindi, kasi busy ka. Oh, may ganap ka din. Dami na mga pictures sa'yo, gano'n. Ikaw, nakatitig lang ako sa stage. Abal, pa-perform naman kami, gano'n. So, ito na nga. Ang dami na tanong. Ano ba kasi nangyari sa ating dalawa? Ba tayo nag-away? Inaway mo ko. Ako ba unang maaway sa'yo? Oo kaya! Ako ba? Inaway mo kaya ako. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po si Lai Austria. Ayan, nagkasama nga kami before. Siya po yung babae na na-issue po sa hiwalayan po namin ni Rob. Para na siguro sa ikakaklaro ng iba. Kasi marami akong mga supporters na sobrang nagtatanong, ano bang nangyari? Marami din namang galit din sa akin. Tapos talaga yung supporters ni Lai, talagang inaaway ako. Bakit ako ganoon sa kanya nung time na yun? So, eto na. Nung pumutok na break na kami ni Rob, siya yung na-issue nun. Kasi may story ka nun na parang suot mo yung sando. Tapos pinagko-connect-connect nila. Maging damit. Yung t-shirt. Mga t-shirt. Oo. Kaya ako bumili doon. So, nainis ako. Bakit suot ito babae ito? Eh, lagi ito naguhubad. Bakit suot? Nainis ka kasi bakit nakadamit to? Ganun. Oo, bakit nakadamit? Ito ako ba? Hindi kasi, di ba, ang kwento kasi sa akin, nagkita kasi kami January 18, birthday ni partner. Mm-hmm. So, nagkita kami sa the beach. Tapos, ang kwento niya, wala na kayo. Yun yung kwento, January 18 yun. So, yung... Kailan daw kami nag-break? December 25 daw eh. Galing talaga ni Rob. December 25. Kasi yung kwento, di ba? Yung kwento. Tapos nung January daw, mag-isa daw siya nag-celebrate ng New Year sa reserve. Yun yung kwento niya. Kasama daw niya yung friend niya na manager ng reserve. Ah, okay. Ayun. So, tapos doon nagsimula yun, nung January. Tapos nandito siya sa'yo. Oo. Actually, yung unang pagkikita namin, nagkwento siya na ganun-ganun nga. Tapos, ang balak lang talaga namin ni partner is kunin siyang endorser. Kasi, total, wala naman na kayo. Kunin na lang namin siya endorser kasi parang kinakausap niya si partner na kunin siyang endorser. Eh, syempre, partner kami sa Gluta. So, kailangan ni partner ng opinion ko. Tapos, nung time na yun, sabi ko, pwede naman. Sabi ko, ganon. E di, ayun, nag-vlog kami, tapos tuloy-tuloy na nandigaw na siya. Pero kasi ang sabi niya, wala nang kayo. So, ayun. Tapos doon nagtuloy na lagi nag-message-message. Oo, lagi siya nag-message. Tsaka usapan din kasi ng negosyo rin kasi sa pag-endorse. Doon nag-start sa negosyo. Doon na open, tapos lagi na siyang nag-message. Eh, syempre, ako si single. Uh-oh. Nung time na yon single, edi... Sige lang, message lang. Oo, syempre, malandi. Syempre, di ba, kinikilig, ex ni Tony, nag-message sa akin. Di ba? Syempre, di ba? Tapos, syempre, kinikilig, artista. Di ba? Syempre, lumalaki yung ulo ko. Feeling ko, ang ganda-ganda ko nun, di ba? Tsaka, kasi ikaw ang hinabol, ikaw ang nilapitan. Oo, ako yung nilapitan. Pero hindi ako yung lumapit sa kanya. Pero, dati pa lang. 2017, nag-message siya sa'yo. Wala pa, hindi ko pa nakikilala si Rob. So, ang eksena nun kasi, mga besi ko, para lang sa mga hindi nakasubaybay, o hindi nyo na subaybayan yung nangyari. Mm-hmm. Ang nangyari nun, di ba, naghiwalay kami ni Rob. Pagkahiwalay naman nun ni Rob, parang yun nga, hindi ko alam na nililigawan niya si Lai. Mm-hmm. Parang ganun. Yun pala, bago pala kayo, hindi pa kami break nun eh. Yun ang hindi diba? Pa alam. Nag-break kasi kami January 28. Parang alam ko yun yung nag-upload ako ng vlog. Yun yung naghiwalay na kami. So kung 28 ko ata ito na-upload or 29, basta the day before that. Doon talaga kami naghiwalay. So hindi nangyari. Kasi nung January 1, nung New Year, nag-away nga kami at binlog ko yun. Pero naging okay pa kami ulit.
So, siguro, na wala din ang gana sa akin nun si Rob. Kasi nga, ang nangyari nun, isumamin nga ako na may feelings sa YB. Sinabi ko sa kanya na, tulungan mo ako para nagkaka-feelings ako sa kasama natin sa na tao sa bahay. Gusto mong maayos yung relationship. Nung panahon na yun. Pero syempre, siguro, sa part na nangyari yun, kahit naman sino yan, nasaktan din kasi si Rob. Saktan ko rin siya sa part na yun. Kaya, nakasama mo yung tao, side niya lang yung narinig mo. Diba? At ang nangyari nun talaga, parang nagma-story sila na, ano, parang suot niya yung damit ni Rob. Parang thank you, ganun lang. So yung mga tao pinag-connect-connect, actually mga tao nagpa-away sa atin. Diba? Oo, totoo. So kasi ang nasa isip ko, ano ba yan? Anong tanyan, okay pa kami, Rob, nung bagong hiwalay kami, diba? Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko sa'yo, Rob, huwag mo muna siya mag-post or my story. Kasi nga, kung ako okay na, madali sa akin, si Tyro niya pa paano? Ang sa kwento naman sa akin nila, yung nagkasama na kami, hindi siya nasabihan ni Rob. Oo, hindi siya sinabi sa akin yun. Na ganun. Na ganun yung sitwasyon. Oo, wala siyang sinabi. Ang sabi niya lang sa akin, wala na talaga kayo. Kasi, syempre ako as a girl, ba't ako papasok sa isang relasyon na may jowa pa? Kasi ayoko mangyari sa akin yun eh. Bakit ko gagawin yun, di ba? Tsaka, babae ako, babae ka, sasaktan kita. Dapat tayong mga babae, hindi nagsasakitan. Alam mo? Pero ako sasaktan kita. Depende. Masyado maganda yun. Masyado maganda yun. Alam niyo ba? Alam niyo ba, yung mga tao nung pinag-aaway kami, so lumabas na nga na parang si Lai tsaka si Rob may something talaga, ganyan-ganyan. Hanggang sa na-confirm kasi si Rob gumawa ng video na, Lai, I miss you, pasensya na, nadamay ka dito. Tapos si Lai, tahimik lang talaga siya nung time na yon. Pero may mga pahaging siya ng konti na, siyempre naapektuhan din siya, di ba? So ako, one time parang lumaban ako, gumamit ako ng nakakatawang terms, bastos, ganyan-ganyan. So nung time na yung pinag-aaway kami mga tao na, uy, bitter ka lang naman kasi mas maganda sa'yo yung pinalit. Ay ako sabi ko kay Lai, nagkita kami, Lai, never ako naging bitter sa'yo dahil tanggap ko mas maganda ka sa akin noon pa. Alam na alam ko, dahil nilapitan ko to eh, sabi ko, oh, ganda-ganda mo, crush kita, ganyan-ganyan. Totoo yun. 2018 diba? Yun, hindi ko makakalimutan yun kasi nashock ako kasi nalapitan mo ako. Siyempre sabi ko, la si Tony, lumapit sa akin. Siyempre nashock ako, so hindi ko talaga makakalimutan yun. December yun eh. Oh, diba? December sa akin sa Oblivion. Nasa couch ka, galing kayo dito sa stage, tapos bumaba kami. Nasa Premier Vixen kasi ako noon eh. Nagmitigay kami ng condom, tapos umikot kami. Nung papunta na ako sa, ano mo, sa couch nyo, ayun na, sabi niyo, sila, may pa-picture. Sabi ko, nagpa-picture ako sa kanya. Nasak ako, tapos inad mo ako, syempre natuwa ako, inad mo ako, eh syempre inaccept ko ka agad, di ba? Tapos in-unfriend ko siya noon. Oo nga eh, nalupit ka ako dun eh. Nung in-unfriend mo ako. Tapos hanggang sa'yo na, yung nangyari, parang nagkamarinigan tayo nun, diba? So ako ano eh, pero mas matalak ako. Sila yung medyo sakto lang. Ako talaga yung Kasi ako syempre nasaktan din. Kasi nung time na yun, ano eh, kakahiwalay mo pa lang eh. Parang meron agad kapalit. Wala man lang preno. Wala man lang pahinga-pahinga. Agad-agad, meron agad. Tapos, siyempre, after kasi noon, yung mga videos nila, parang sa akin talaga sisi ng mga tao bago talaga ako totally nagsalita. Tapos, yung pinaka, bago ko magsalita noon, may kumalit kasi na picture. Diba? Ikaw ba yung nasa picture? Alam ko hindi. Hindi. Yung kaibigan mo? Oo, pero hindi niya inahalikan. Pinapapasok niya sa kotse. Ah, oo. Okay. Yung tao lang din na nagsabi na nagkikiss daw, pero hindi. Pag nakita mo yung picture, hindi talaga. Oh, hindi nga naman kakisa picture. Tsaka nakasapatos na Gucci. Eh, hindi ako nagsasapatos. Lagi ako nakachinelas. Ah, okay. Kasi noong time na yun, may nag-picture, tapos nag-post, tapos nag-message ako kay Rob. Eh, ito naman pinag-uusapan lang natin dati, ha. Goods naman na kami na ni Rob. Hindi ko alam kung sila ay okay na nakapag-uusap na. Hindi ko alam. Pero, kinaklaro lang din namin. Yung time na kumalat yung picture, nag-message kasi ako noon kay Rob. At dun talaga ako sobrang na-bad trip. Kasi ang sabi ko, Rob, ano to? Di ba usapan natin? Nakita ni Tyrone niya. Sabi ko, Rob, kasi pag sa TikTok, kasi kahit screenshot, ina-upload nila, ganyan-ganyan, viral yung picture. Tapos parang Bisaya yung caption, hindi ko alam kung Bisaya o Bicolana. Pag tinranslate mo siya into Tagalog, hala, grabe naman si Rob Boyac. Parang pinaltan agad si Mami Honey, ito pala yung dahilan kung bakit tapos, siya iniwan. Tapos meron ata ito nakalagay. Magkakiss pa sila. Nagkikiss sila, ganun-ganun. So ako naman, Rob, ano to? So nung pinansa ko yun kay Rob, nasaktan ako sa reply. Ang sagot niya kasi, I'm sorry you have to see that. Sabi niya ganun, ganun talaga yung, parang ganun talaga yung boy. Parang, ha? Ganun lang yun. Di ba usapan natin si Tyrone, we have to protect her. Hindi dapat agad-agad. So, ang nangyari talaga sa amin nila is wala kasi kaming communication.
Kasi si Ate Mari, naisip talaga niya noon na, ano kaya, kausapin na kaya natin si Lai. Kasi may anak kang tao, Tony. May bala tayong pinaprotektahan. Tapos, hindi naman namin alam kung paano ka mag-isip, galit ka din ba, o ayaw mo din ng gulo. Hindi namin alam eh. So, ang nangyari noon, ano lang ako, parang pride na lang din, di ba? Alam, tangina na ito, hindi niya man naisip, may tayro niya. Pero alam ko, hindi mo pa ako ina-unfriend yung time na yun. Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Ang alam ko, hindi mo alam na friend tayo. Nakalimutan mo. Alam mo, totoo lang, siya kasi nagsabi sa akin na in-unfriend ko siya, pero wala talaga ako matandaan. Oo, in-unfriend mo ako. Hindi ko matandaan. Alam ko, ang dami kong screenshot na friend tayo, pinagmamalaki ko. Ay, sabi ko, friend kami dati niya ni Tony. Seryoso. Pero, ang naano lang ako, kasi, nung nag-ausap na kami, wala, okay, di ba, reaction ko, in-unfriend, bakit? Friend ba tayo? Hindi ko talaga matandaan. Pero, di ba, nag-ano pa ako, happy birthday? Oo, nakita ko sa message niya sa akin na may happy birthday siya. Anong year yun? 2019. Hindi pa tayo nagkaka-problem. Oo, so yun, nagkausap kami ni Lai. Actually, ito parang shortcut na to. Mm-hmm. May gusto pa silang malaman. Ay. Naging kayo daw ba ni Rob? Hindi talaga. Hindi naging kayo. Muntik na. Malapit na. MU, oo. Kasi ano eh, natulog na. Natulog na. Patinikman ko nga. Magsisimulin pa ba ako sa kanila? O diba nakikita niya naman, bakla sila eh. Diba, tinikman ko. Kaya sabi ko naman yung sa tao, tinikman ko, pero hindi ko sinagot. Kaya ganun ang uso ngayon, kailangan mo muna ang tikman. Kung hindi mo gusto, huwag mong bilhin. Tama yan eh. Tama. Diba? Kaso ako ano eh. New generation eh. Ah, okay. May pa-pretest. So nag-enjoy ka naman? Oo, kaso kasi selosa ako. Ah, selosa ka? Oo. Actually, nakita ko din nung alam ko may nakita ako na magkausap kayo ni Rowe. Eh. Uh-huh. Tapos tinanong ko, alam ko na yung pumunta ka sa bahay niya. Sa bahay. Oo, hindi niya sinasabi yun nung una. Yung tinanong ko, tsaka niya sinabi, closure daw ako. Hindi closure. Hindi, dinala mo ata yung aso doon. Tama ba ako? Ay, oo. Kasi, hindi na kasi pwedeng aso sa amin kasi maraming ang bata. Pero talagang napupunta kami sa kanya, baka hindi niya na sinabi sa'yo. Kasi ang usapan namin, hindi man natin, mapilinan lang natin yung forever. Which is maging mag-best friend tayo. Try natin mag-supportan kahit mag-exa tayo. Kaso hindi ko alam talaga na, pero time na aminado naman si Robe, nung tumagal na naging self-centered siya, feeling niya siya lang yung nasaktan, siya lang yung parang sakit na sakit, parang akala mo, bato, wala akong nararamdaman. Parang siya lang. Oo, siya lang, ganun. So, nung time na yun talaga, at least nalaman ko din naman, si Rob talaga, hindi niya na inilaban. Kasi nga, nagka-feeling siya na siya sa'yo ulit. Diba? At saka siguro, kung gusto talaga ng ilaban yun, hindi siya titingin sa'yo. Hindi siya gaganon, diba? May iba-iba kasing kaso eh. Pwedeng crush ko lang to sila, itikman ko, pero Tony pa din ako. May mga ganong lalaki, diba? Pero nangyari talaga sa akin nun. Nung time na nagpipilian na kami, tutuloy ba natin to? Rob, sa'yo lang ako nakadepende. Ilalaban mo ba ako? Ako pa nagtatanong, ilalaban mo ba ako? Hindi, kasi ayoko na nang may ibang taong kasama sa bahay. So sabi ko, hindi na kasi ako makamove on sa dati. Hindi kasi ganun, marami siyang reasons. So, time na yun, parang, ano ba talaga? Nung bandang huli, then, sinasagot ko, hindi ganito gawin natin. Hindi maganto tayo. Sinusolusyonan ko, nung tumagal na, biglang sabi niya, hindi ko kayang kasama yung ate mo sa bahay. So, mamindi ka, parang, kasama mo ako, ako piliin mo, o yung ate mo. Doon ako umiyak. Sabi ko, Rob, kahit sinong lalaki, kahit ilang titi pa yan, kahit sobrang pink ng pink na yan, putang ina, hindi ko yung babalot ate ko. Siyempre, pamilya mo pa rin yun eh. Kahit na anong gawin ng ibang tao, pamilya yan. Iiwan ka ng lahat, pero ang kapamilya. Hindi niya lang sinabi na na nililigawan ka na niya, na meron siya iba. Ang alam ko lang, sakit lang siya, nagtatrauma siya sa akin. So kami, siguro, sabi nga ni Rob, nag-i-immature siya ng time na yun. Self-centered siya, sarili niya lang iniisip niya. Pero, nasaktan ko rin siya, syempre, diba? Ito, nakakausap ko na ngayon sila, naisip ko na, gusto ko talaga magkaroon kami ng kapatawaran sa isa't isa. Kaya humingi talaga ako ng pasensya sa iyo, babe. Oo. Kasi hindi tayo nakapag-usap, eh. Siguro nag-aantay lang din ako ng chance na kausapin mo ako. Nag-aantay ka din ng chance na kausapin kita. Tsaka mag-cross ng landas. Oo. Actually,
alam nila lahat to eh. Meron kang event na invited din ako, na pumunta ako kasi inaantay ko na baka andun ka din, magkausap tayo. Okay. Diba? Yung pares lang din kami ng ano, na o baka magkaroon ng chance na magkausap, makikokay. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, paano pag nagkita kayo ni Tommy? Sabi ko, mag-uusap kami. Lagi kong sinasabi yun kasi sabi ko, hindi ako galit. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Bakit ganun niya? Yun, nung nagkausap tayo niya. Naging okay na. Actually, ang bilis, di ba? Uy, ganito yung nangyari. Tsaka ano eh, tapos na yun eh. Tsaka para sa akin na, walang problema sa'yo, walang problema sa akin. Ang problema, na kay Rob. Pero, tapos na yun eh. Nangyari na eh. Tsaka kung mapapanood man to ni Rob, ako wala akong galit kay Rob. Seryoso. Baka si Rob may galit sa akin. Wala talaga akong galit. Ewan ko. Or siguro dahil mo pagpatawad. Ang ano nila, ang sport na lang din kasi. Siyempre, medyo matagal na rin kasi. Oo, oh, last year pa yun eh. 1 year, parang ilang months, parang ganun. Oo. Kasi March 8 nag-start. Oo, oh, alam ko. Niya. Kaya yun, ang mingi ako, gusto ko mingi ng public apology rin kay Lai. Mm-hmm. Ayan, kasi syempre, talagang nagpalinig ako sa kanya. Talagang may mga friends at supporters ako na hindi sinasadya. Talagang dahil sa influence ko o sa emosyon ko na dala ako, eh, parami ding nagalit sa kanya. Nahusgahan din siya. May ganun eh, dahil open nga yung buhay ko sa inyo, eh, hindi naiiwasan na kung kayo ko galit, naapektuhan din kayo. Then, siya pinili niya naman na himik. Kasi, yun nga eh, kaya pinili ko na ganito magkaroon ng pag-uusap. Kasi lang pala yung pagkukulang. Pag-uusap lang talaga. Kasi naranasan ko eh. Sabi ko kay Laila, hindi ako para magalit sa'yo ng tono. Kasi naranasan ko na mapunta sa sitwasyon mo na iba yung kwento sa'yo ng lalaki. Diba? Na ito yung alam mo. Diba? Na alam mong wala na kayo, alam mong ganito. Pero ako kasi hindi ako nagkaroon ng chance na makapag-sorry ng personal at saka matuto sa pagkakamali na yun. Then hindi naging ayos. Alam mo yun, yung parang masakit. Kaya napunta ako sa sitwasyon na naiintindihan kita. Kaya nandito ako ngayon, wala tong halong ng plastic and promise. Hindi ko alam kung magiging magkaibigan kami ni Line, pero nakikita ko naman vibe kami. Pero gusto ko lang din ipakita sa mga tao na, ayun guys, ako nagkamali din ako. Kasi hindi kami nag-usap eh. Sana as a mature way na lang, pini-em kita, di ba? Alay, usap nga tayo. Totang nag-usap naman tayo din natin kahit pa paano eh. Di ba? Pagpagkukulang ko rin. Guys, siguro kaya hindi mo nagawa yun kasi yung naunahan. Actually, ng pride. Oo, tsaka pride. Oo, ng pride. Kasi nung nagsabi na sa akin ng si Ate Marie tsaka si Papa Odie. Di ba nakita ko sa'yo? Tony, usapin ka natin sila eh. Kasi baka, kung anong mabait sila eh. Alam mo yun, baka, ano may bata tayo sa bahay eh. Baka may pamilya din yun na pinoprotektahan kaysa mag-away-away. Ano kaya chat natin? Na nasa isip ko nun, eh sila ni Rob, tas chat natin yun. Baka sabihin tayo pa naghanap, tayo pa nag-screenshot pa tayo. Eh, ganun yung pride ko kasi nga, galit ako kay Rob. Galit ako kay Rob eh. Pero, normal eh. Oo, kaya yung campaign ni Rob, parang naiinis na rin ako. Diba? Human nature kasi yan eh, syempre. Oo. Ganun yung unang reaction mo as a babae. Oh, actually. Tsaka nung time na yun, kahit sa'yo mong nalito ako na may feelings ako kay Vince, kay Rob, hindi yun yung issue yun, na ano ko, na parang iniwan kami ng anak ko, yun yung ano ko. Agad. Tapos si Tyronia, syempre, umiiyak, galit. Alam mo yun, hindi siya hindi lang kasi ikaw yung apektado, pati buong pamilya. So, hindi ko alam na may isip nila yun. Kasi nasa isip ko, ate, walang anak din sila eh. So, hindi niya ako maiintindihan bilang nanay. Eh, nagpo-post pa to ng ano, tawanan lang natin ang lahat. O, di ba, hindi ako naiintindihan, tatawanan lang yung sitwasyon. Hindi ko alam, syempre. Ala, i-post ko. Sasagutin kita, di ba? Oo, okay, sa away. Oo, di ba? So, sabi ko, tawanan na lang natin. Kasi ang daming umaaway sa akin. Though hindi ko yung maaway, maraming umaaway sa akin. So, sabi ko, tawanan ko na lang kayo. Oo. Kasi naano rin siya eh, explanation niya sa akin parang, eh, ganoon na lang yung pinost ko kasi naaano din ako eh. Kasi ang toxic na lahat eh. Diba? Tsaka na-apektuhan yung family niya. Oo, na-apektuhan family ko. Eh, yun. Kaya mas ganito na lang na, eh, at least nagkapasensyaan kami. Diba? Tsaka nagkapaliwan na lang. Na, yun talaga. Importante talaga ang communication. Oo, number one pala yun talaga. Oo. Tsaka dapat kung ganun nangyari, dapat ang maging isang babae. Babae sa babae. Hindi tayo maniniwala sa mga lalaki. Nag-iya kayo. Pero actually, di ba? Kasi diba? Naniwala ka. Ito side ng ano, ito side ko. Pero actually, nung time na yun, pag may nagtatanong sa akin kung galit ako sa'yo, kahit sa chat eh, ang lagi kong sinasabi sa kanila, hindi naiintindihan ko siya. Pag nakita mo yung mga
yung di ba nag-post ako doon na ano, may area ako ng gas station, marami kasi sumagot doon. Sabi ko sa kanila, unang-una, human nature na may magalit ka sa akin kasi sa kwento is, ano, naligaw agad zero. Pero ang alam mo kasi, ano, kami na. Pero hindi pa talaga kami. Naliligaw lang talaga siya. So sabi ko, naiintindihan ko si Tommy kasi human nature. Siyempre, kung ikaw ba naman, kaka-break niya, tapos may niligawan agad siya, tapos emyo agad. Siyempre, masakit sa loob mo yun. So yun lagi kong sinasabi. Kaya naiintindihan ko kasi ako rin nasaktan ng time. Pero kung iisipin mo, Lai, kami pa lang pala talaga, naliligo na sa'yo. Which is yung maling ano, kwento niya sa akin na maling kwento niya rin sa'yo. Oo. Mali, oh, maling, mali, mali pare-pare-pares mo rin. So yun, tangin na mo, Rob. Pero wala na akong galit sa'yo, Rob. Oo. Actually, sana one day nga maging okay din kayo, makapag-usap, magkaroon ng... Kung siguro si Rob yung may galit sa akin, kung may galit man si Rob, sorry. Sorry, sabi ko yung ngiti. Sorry. Hindi kasi siguro umasa si bakla. Basta sana one day magkaroon kayo ng pag-uusap. Na, oh, ako, open ako. Lagi ko sinasabi sa'yo, open ako. Kasi sa akin na, lahat ng bagay na dadaan sa usap. Basta usap lang. Usap. Okay, nakinalit. Isipin mo na siya yung family namin, no? Tapos tatawa na kami dito. Pero okay lang kasi happy naman ako ngayon, eh, di ba? And I think din naman din, happy din naman din si Rob. Siguro, tulad nga lang ng lesson na to, kailangan na pag-uusap. Oh, okay. So one day, sana, makapag-uusap lang din kayo. Para ayos lang. Parang feeling ko ikaw yung magiging tulay. Oo, para tulay, magkabati kayo. Oo, dito siya, tulay. Eh, no? Tulay. Andito siya. Tulay, lay. Oo, di ba? Tsaka dami kong sinabi sa kanya, Mi, kung ano-ano sinabi ko, Laylay yung... hindi ako nasaktan dun sa Laylay. Seryoso. Kasi pa... Tanaw mo sila, di ba hindi naman tayo nasasaktan dun? Kasi Laylay yung name ko, di ba? Laylay. Oo nga, oo. Hindi ako nasaktan dun. Yung Laylay. Tsaka pinagkakalat ni Ate Mari na amay baka na yung... Ay, may naa-addict dyan. Mag-inay tayo, manadig. Gagawin niya pa natitikman ng time na yun. Curious. Kasi mabango daw yung dito ko. Hanggang dito pa lang siya nung time na yun. Okay. di ba, bakla-bakla din. At least inaamin nila. At saka. Oo, inaamin ko naman lagi pag may nagtatanong kung may nangyari. Ano bang nangyari ang gusto nyo? Nagganunan kami? Pag wala, gaga ka. Inalito. Diba? Sinasabi ko naman tinikman pero hindi sinagot. Oo. So ganun excited. Pre-taste. Ano, tatanggihan mo yung grasya? Bakit gago? Parang kailan lang galit na galit na parang ano, ha ikaw, mga iba dyan na lay. Gumagano-gano po. Lay talaga to. Pero hindi siya lay. Tayo. Ay, galing. Tayo. Oo. Buhay. Buhay. So, ayun lang mga besi ko. Sana na-enjoy niyo yung pag-uusap namin kung paano ba ang nangyari dati. At sana natutuwa kayo. Yung iba dito isipin, yan, toxic na naman kayo for the content. Hindi po. Ayos po talaga kami. At talaga na ako nagsabi sa kanya, like po, pwede ko bang i-content na okay na tayo? Kasi ano mo yun, para makapag-explain din ako sa inyo at sa kanya din na... Marinig yung side mo at side mo. Ang may kasalanan talaga ay mga lalaki. Ay mga lalaki kayo. Di ba? So, ayun lang siya, guys. At least, di ba? Sobrang good vibes lang namin sa nilay. Nag-spread lang kami ng good vibes. Nakita niyo, okay kami. Sana kung kayo may mga kaaway kayo, hindi kayo napagkasunduan, maging okay lang din tayo. Eto na mga besi ko again, Lai Austria. Thank you so much at tumapa ka dito sa channel ko. At sorry sa, yun, sa nangyari. Pasensya ka na din. Okay na tayo. Sensya ka na din, Lai. At ayun, sana supportan niyo siya mga besi ko sa mga sumusuporta kay Lai. And sana po huwag na kayo magalit sa kanya. Ito po yung YouTube channel niya. Again, thank you so much. Sa pagtapak sa YouTube channel ko. Yun lang, like and subscribe!